guys, welcome back to the channel. Today we are going to be doing the Tagalog challenge you guys requested, as well as a mukbang because it is around lunchtime, and so I figured kakain rin lang naman ako, why not do a video with you guys as well. So before we get to that, if you guys aren't subscribed to the family yet, please make sure you do so by hitting that subscribe button down below and hit the bell sign so that you get notified every time I have a new video like this. Alright, so let's get straight into it. Alright, here we go. Tagalog challenge starts in 3, 2, 1. Sa totoo lang, magaling naman talaga ako mag-Tagalog. Oh, kala nyo, no? Kaya ko talaga, pero ang mahirap lang, teka lang. Mahirap lang kasi ang nakasanayan ko talaga ay yung Taglish. Kaya minsan naghahalo-halo yung English kay Tagalog, di ko na alam. Like, ayan, kakasabi ko lang. Pero naguguluhan talaga ako. Pero dun sa mga nakakasama sa Vloggers United or sa mga... Ay, ano ba Tagalog ng meet and greet? Pagtatagpo at pagbabate? Greet, diba? Bate. Alam naman talaga nila ako na kaya ko mag-Tagalog. Hindi lang talaga sanay. Okay, so explain ko muna ano yung kinakain ko dito sa mukbang. So, meron akong tray dito. Hindi siya kita. Tapos, yung ulam ay... Hala... Salmon? Ano ba salmon sa Tagalog? Ulang bangus. Tiyos. Salmon? Hindi, teka. Isda. Okay, isda na lang. Isda. Quinoa. Hindi ko alam Tagalog niyan. Tapos, munggo. Mahilig talaga ako sa munggo. Malamang alam niyo na kung paano ang mukbang, kakain ako, tapos magkukwentuhan tayo. Pero kung bago pa lang kayo makapanood ng mukbang, ganito yun. Siyempre, yung pinili kong kakainin ko, yung pwede ka pang magkatinga. Saya! Tsaka, sa totoo lang, malamig na siya. Kasi sinet up ko pa to. Mainit na to, tapos sinet up ko to lahat. So, una-una. Unang-una, ba't ako gumagawa ng Tagalog na vlog? Kasi, maraming nagre-request na mag-Tagalog ako. Pero, meron din mga nagagalit kasi iniisip nila, bakit daw puro English ako sa channel ko, marunong naman ako mag-Tagalog, ang arte-arte ko, kesyo ganyan. Hindi sa ganon. One, or unang-una, aaminin ko, maarte naman talaga. Okay, tanggap ko na yon. Pero, hindi sa ayaw ko mag-Tagalog. Kapag nagtatagalog kasi ako sa mga iba kong vlogs, maraming nagme-message sa akin abroad na sinasabi nila, hindi nila naiintindihan, hindi nila nagigets yung joke. So, parang ang hirap kasi kapag nagtatagalog ka, merong hindi masaya. Pag nag-i-English ka, meron ding hindi masaya. So, parang mahirap din lumugar. So, baka Taglish na lang para ipaghalo na lang yung dalawang mundo. So, sa totoo lang, nung lumalaki ako ng bata ko, ang nakasanayan ko talaga na salita namin sa bahay ay English. Kasi, yung tatay ko, Swedish siya. So, hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Ay, English pala yung so, no? Kaya, yun. Kaya, hindi marunong mag-Tagalog yung tatay ko ng bata ako. Hanggang ngayon naman, meron siyang mga naintindihan ng mga pakonti-konti. Pero hindi lahat. Kaya, nung lumalaki ako, para patas lahat sa bahay, English kami. Dahil, dun kami nagkakaintindihan lahat. Naintindihan ni mama, ako, ni papa. Hanggat sa nag-aral ako abroad, and then, siyempre, yun din ang salita doon. Pati sa school, yun din ang salita namin. Or sa eskwelahan. Tapos nung bumalik ako dito, okay naman, kaya ko naman mag-Tagalog. Pero hindi hanggat sa lagi kong nakakasama sila Camille, sila Loreen, yung barkada ko, wala silang pake kahit nag-i-English ako, sagot nila sa akin Tagalog. Kasi sabi nila, okay, nandito ka na ulit at kami yung barkada mo. Siguro, mas marami sila, nag-iisa lang ako. Ako yung mag-a-adjust, diba? Dahil kasama ko sila lagi, gumaling na lang yung Tagalog ko. Pero kaya ko naman dati, baluktot lang. Halata naman siguro dito, nabubulol din minsan. Pero naiintindihan ko at kaya ko talaga. Ay, subo muna ako. Kaya, yun yung nakasanayan ko nung lumalaki ako. Tapos, bakit kasi diba, pag may grupo kayo, tapos magkasama kayo lahat, kahit ano pang lengguwahe yan, tapos may isang hindi nakakaintindi, di syempre, hindi maiwasan na isipin nila, ay baka muna, ayaw nila akong isama sa usapan. O pangalawa, siguro ako yung pinag-uusapan nila. So para hindi ganun yung naiisip sa ni Papa, nag-i-English lang kami. Pero kung gusto ko naman mag-aral ng Swedish, kami naman ni Papa magsi-Swedish, si Mama naman yung hindi makakaintindi, di ba? So parang English na lang yung naging, okay, dito tayo lahat magtatagpo. Kailangan hinuhuli ko yung sarili kapag kumakain ako kasi
nakasanay ako na pag gusto ko yung pagkain, napapasayaw ako. Minsan, nakakaya. Depende kung nasa, syempre nasa bahay lang ako, so okay lang, diba? Pero minsan kasi, nadadala ako ng sarap ng pagkain. Tapos bigla ako napapasayaw sa restaurant or sa event. Medyo nakakaya. Magkwento muna tayo. Ano ba pinagagagawa niyo sa quarantine? Kasi ako, ano nga ba? Marami na rin. Dahan-dahan, parang wala na rin naman tayong choice. Or ano ba yung choice? Mapagpipilian? Or... hirap pala nito. Huwag niyo ako pagtawanan na. Iniisip ko talaga siya. Teka lang. Walang mapagpipilian. Walang, di ba? Walang choice. Walang mapagpipilian. Ah, basta, ito na yun. Ito yung sitwasyon natin. So, parang ginagawa ko na lang ng paraan para hindi ako, kumbaga, malunod sa kalungkutan. Tama. Tama. Kaya ko eh. Kaya ko naman. May ano lang. Konting preno lang. Kaya nag-yoga ako. Basta kung ano, lahat na lang libangan ginagawa ko. Marami na rin akong binabasa mga libro, katulad ng mga sinasuggest nyo. Or, hala, suggest. Tulad ng mga pinapadala nyo sa akin. Yun, yan, alam ko yan. Marami na rin ako nakalikot dito sa bahay. Lahat ng mga abubot, inaral ko na. Pati yung mga instruction manual. Libro ng paano gamitin. Yung dishwashing machine. Basta lahat-lahat dito, pinapakilaman ko na. Andito na rin lang naman tayo sa bahay. Parang lulubusin ko na. Ay, hirap kumain, tsaka magkwento. Malilipasan tuloy ako ng gutom nito. May nagsabi sa akin kahapon, kakaiba daw ako kumain kasi yung mga pinaghahalo ko daw, araw-araw, siguro napapansin nila, hindi ko pinipili kung ano yung dapat bagay sa ganito. Kumbaga, kung kakain ka ng pasta, hindi bagay yung sushi. Pero ako kasi, gusto ko yung pakonti-konti na lalasahan ako marami. Ewan ko, sa akin, isang masarap, kahit saan pagaling yan, okay na. Ano ba? Ang hirap i-explain. Parang ganito, quinoa, tapos may munggo, tapos may salmon. Isa, parang pinakain ko, lalo-lalo na ngayon, ayoko nag-aaksaya kasi na nakakatakot pabalik-balik sa grocery. Kaya, inuubos ko muna lahat ng pagkain sa rin. Kahit di sila bagay. Basta, yung malapit na mabulok, yun na yung kakainin ko. Tulad nito. Pero masarap siya, guys. So, bukan. Marami rin nagtatanong sa akin sa DM ko. Actually, iba-iba. Pero, baka akala ko lang magaling ako. Hindi pala talaga. Baka ilusyonada lang ako. Baka naiisip nyo, ba't ako ayos? Nasa bahay lang naman ako. O nakikita nyo sa stories ko, lagi ako nag-aayos. Minsan kasi, nararamdaman ko, pag kunwari alas 4 na, hindi pa ako naliligo, o alang, lagkit ko na, tapos gano'n pa itsura ko, mas lalong madali na sumama yung pakiramdam ko. Kasi parang paulit-ulit na lang, gano'n na lang yung araw, gano'n na lang yung ginagawa ko, tapos ang pangit pa ng itsura ko. Hindi naman sa pangit, pero yung parang hindi lang ako, may time out ba? May time out ba? Teka lang. Ganito na lang. Pag nag-aayos kasi ako, pakiramdam ko may pupuntahan ako or may nagagawa ako sa araw ko. Meron naman talaga, kahit di ako mag-ayos, marami naman talaga. Pero parang kapag nag-ayos ako, pakiramdam ko, okay, hindi ka na hihiga ulit, hindi ka na matutulog, eto na, ayos ka na, kilos na, trabaho na. Parang ganun yung pagtakbo yata ng isip ko. Tsaka syempre, nakakatulong din kung pakiramdam mo, maayos yung itsura mo, edi gagaan yung pakiramdam mo, diba? O baka mababaw lang ako. Pwede rin yun. Pero kasi sa akin, kahit mababaw, wala ka naman nasasaktan ng ibang tao. Alam mo yun, wala ka naman ginagawang masama. Eh kung yun yung kailangan mo para gumaan yung pakiramdam mo, para maging mas masaya ka, edi go! Gawin mo, diba? So kung kahit ano pa yan para sa'yo, hindi kailangan na mag-aayos ka. Kunwari, pag bagong gising mo, ako inaayos ko na yung kama agad. Kaya pag gising mo agad, ligo agad. Yung kung ano yung kailangan mong gawin para gumaan yung pakiramdam, gawin mo na. Parang tulungan mo na yung sarili mo. Yun yung ginagawa ko. Para tinutulungan ko na rin yung sarili ko para hindi ako mag-isa dito nagmumukmuk. Ganun. Tapos, may nag-DM sa akin, nagtatanong kung dun sa isa kong vlog. Kasi diba nag-release ako ng, ay, naglabas yun. Naglabas ako ng isa pang vlog. Yung morning routine ko or yung ginagawa ko tuwing umaga. Tinatanong niya dun sa DM, paano daw magsimula nung pagme-meditate? Kasi napansin niya, lagi kong binabanggit, pati sa usapan namin ng mga kaibigan ko o sa mga comments ko, lagi kong binabanggit na ang laking tulong sa akin nung pagme-meditate. So tinatanong niya, paano ba daw ako nagsimula? Pero, hindi naman kasi ako expert, or what's expert? Basta parang, hindi ko siya pinag-aralan. Hindi ako doktor ng
pag-meditate or kung ano bang tawag sa ganun. Tulungan nyo na lang ako sa comments, guys. Makakatulong ba yun sa inyo? Gusto nyo bang masubukan yun? Or kung ayaw nyo, sabihin nyo rin lang sa comments. Pero kung gusto nyo, gagawa rin naman ako ng video. Kaya naman. Pero yun, pagbigyan nyo na ako, baka taglish na. Kasi parang, hindi na, hindi na tayo nahirapan dito, diba? Pero masaya mag-Tagalog. Araw-araw naman ako nagtatagalog. Kapag, depende lang kung sino yung kausap ko. Kung parang sa paningin ko, mas komportable sila mag-Tagalog, eh di magtatagalog ako. Kung pakiramdam ko naman, hindi nila ako naintindihan. Pag nagtatagalog ako, eh di mag-English ako, di ba? Okay na sa akin yung ako na yung mag-a-adjust. Okay na. Tanggap ko na. Baka nagtataka kayo bakit may tuwalya yung tubig ko. Hindi ko sigurado, pero pakiramdam ko, pag may tuwalya kasi, mas matagal yung lamig. Parang pag nababalot siya, hindi lalabas yung lamig. Kaya nandiyan siya. Tapos nandito ako sa kama, syempre, para kahit tumulo, sasaluhin muna nung tuwalya yung basa kaysa doon sa kama. Wise. Magaling talaga ako sa mga ganyan. Para-paraan. Discarte. Discarte is key. Ah, may kukwento pala ako sa inyo, pero medyo malungkot siya. Ayoko lang umiyak, pero papakita ko sa inyo sa stories ko. Mga dalawang linggo na ba? Parang ganun. O baka tatlo na. Si Fries, yung aso ko. Sabi nung doktor, ano na daw? Bulag na. Ngayon, mas okay na rin sa akin na hindi masyado lumalabas ng bahay. Kasi parang naawa ako na iiwan siya mag-isa dito. Kasi wala na nga siya nakikita. Tapos, paano kung may kailangan siya? O maipit siya? O basta kung ano man mangyari. Nandito ako. Para nababantayan ko, nakikita ko. Tapos, meron ako nabili. Kung may aso kayo na ganun din, o papunta na doon, may nabili ako sa Lazada. Lazada ba o Shopee? Saan ko ba nabili yun? Hanapin ko, tapos lagay ko dito. Para siya sinusuot, tapos may rehas ba? Hindi siya rehas eh. Parang may pabilog na nakabalot sa bandang ulo niya. Kasi napansin ko nung mga unang linggo, pag naglalakad siya, nababangga yung ulo niya. Tapos, parang titigil siya. Tapos, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naiyak ako pag iniisip ko. Kaya, binili ko yun. Para, parang, kumbaga sa kotse, may bumper siya. Bumper guide. Dito. So, okay na. Okay na nga. Naglalakad na ulit siya. Tapos, pag may nababangga siya, parang yun yung, ang mababangga, yung pabilog. Dito. Para kapag tumama yun, alam niya, oh, may nakaharang, okay. Tapos iikot siya o aatras siya, ganun. So, okay na rin. Sa akin lang kasi, mas gusto ko na lang, imbis na magmukmuk ako dito, umiyak ako, tapos magtitigan lang kami, hanap na lang ako ng paraan or paano ko gagawing mas madali para sa kanya yung sitwasyon niya. Yun yung lagi kong iniisip ngayon kasi parang, ayoko na nga pag-usapan. Baka maiyak lang ako dito. Ikakain ko na lang. Ito rin pala, share ko lang. Alam ko English yung share. Pero kasi ang alam kong share is hating kapatid. Hala, nakatingin sa akin yung nakatingin sa akin yung janitor ng kapitbahay namin na building. Kawayan ko ba? Sige, tumukan natin. Tinignan niya ako, hindi siya sure kung kinawayan ko talaga siya. Pero nahuli ko siya, nakatingin siya sa akin. Siguro sabi niya, ginagawa nun. Kumakain, tapos nagbe-video. Ang awkward! Hindi naman siguro niya alam ko sino yun. Magkwento na lang niya dun sa pag-uwi niya sa bahay. Huwag niya lang sana mapanood. Pero hindi niya alam na ako yun. Ang sa akin kasi, pag nakikita ko to siya, di ba lamang, nakikita rin niya ako, di ba? Ah, okay, balik tayo dun sa problema ko. Okay, guys, kung hindi niyo talaga kailangan umalis ng bahay o maglipat muna o mag-isa, subukan niyo, mag-ipon muna kayo kasi napansin ko talaga nung mag-isa na ako, ang daming gastos sa bahay. Ang daming, kailangan ng ganito. Ay, nako, biglang tumulo to. Ay, nasira to. Kaya, nung isa araw, ang nasira naman, yung aircon ko, bigla siyang sabi niya, tapos tumulo na ewan. Kaya, kailangan ko bumili ngayon ng bagong aircon. Saya! Kaya, gahanap ako ng yung okay, tsaka, syempre, pasok sa budget. Dapat, lahat naman tayo, kailangan may budget. Naiilang ako kay kuya. Paubos na itong minakain ko. Ang dami ko na yatang sinabi. Tama ba itong ginawa ko? Malang kasi pakiramdam ko, mali itong ginawa kong bagsak na ako. Kasi ang dami ko sinabi English, tapos hindi ko alam yung, hala, ano ba yung translation? Yung Tagalog.
yung pag palit sa Tagalog, yung pagpalit nung word. Okay, bagsak na ako, gets ko na, tanggap ko na. Can we end it na? End na yung Tagalog. Gets yun na. Basta gets yun na. Naintindihan niyo ako. Naintindihan ko kayo. Yun lang naman yun eh. Nagkakaintindihan tayo. Okay na yun. Okay, guys. I'm gonna stop this Tagalog challenge here because my food is pretty much done. And I'm already struggling. I guess the whole point of that was to say that I think I'm fairly fluent in Tagalog. And like, I can understand it and I can converse, although it takes a while for me to be able to translate them. So, I hope you guys enjoyed this. Oh, eto, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung mas gusto nyong makita na nagtatagalog ako sa mga vlog ko, o baka pwede namang ipaghalo natin at gawin na lang nating Taglish para lahat tayo masaya. Sabihin nyo at mag-comment kayo sa baba para mabasa ko at pag-iisipan natin yan. I'm gonna end this video here. Hope you guys like it. If you guys like videos like this, then please do give it a thumbs up so that I know to make more of them. And leave some love in the comment section down below. And as usual, don't forget to subscribe so that I'll see you guys in my next video. Bye!